Ang isa sa pinaka nakakalungkot na part, pag ikaw isang collector, specifically mga toys, kailangan mong i-let go yun. Lalo na kung ito ay sacrifice. So as of now, ayusin ko is itong aking mga Ninja Turtles kasi meron ng buyer eh. Good thing, nandito pa lahat ng box niya, tapos ayusin ko lang yung mga accessories nila. Let go na natin sila. Siyempre, bago natin i-let go ito, itong particular na Teenage Mutant Ninja Turtles. Super amazed ako dito nung lumabas to sa mga sinihan. Isa sa mga favorite superheroes ko talaga nung bata ko is yung Ninja Turtles, lalo na nung yung cartoon sila. Talagang super hook ako doon. So just imagine na that time, ang ganda niya. Especially yung mga practical effects nga niya. Dream come true sa akin nung nagkaroon ako nitong mga Ninja Turtles na to. KO version lang naman ito nung NECA. But still, ang ganda nung pagkakagawa. Isa to sa mga figures na talagang gustong-gusto kong magkaroon. Another collection natin ang magpapaalam sa atin. And medyo mas nakakalungkot lang ito. Dahil ang mawawala sa atin is itong dalawang ito. Very iconic na dalawang characters na talagang gustong-gusto ko rin. Ibang klase pag meron kang Daimos, especially Voltes 5 sa collection mo. So, aalisin ko na sila doon and ire-ready ko na para dun sa buyer. Na guys, nandito na si Sir Olan. Siya yung bagong owner. Malungkot sa akin, masakit, pero kailangan eh. So, i-check lang muna niya guys ha, isa-isa. Okay naman lahat, na-transform na niya kanina. And feeling ko naman masisecure itong si Voltes 5 natin at kay Daimos. Huling masid natin sa ating dalawang mumunting robot. Okay guys, so ito. May magpapaalam ulit sa ating mga collection, si Bio Robot. Paalam na sa kanya. So, inaayos ko na siya. Chine-check na natin yung mga parts niya and also yung mga accessories niya kasi fully paid na yung buyer. Kaya, bye-bye, Bio Robo. One of my favorite. Guys, kasi sobrang lakas ng ulan. Grabe. Lakas ay inyo, rider. Ayun, yun. And hopefully nga, sana hindi siya mabasa. This time, si Shredder naman ang magpapaalam sa atin. Ang ganda rin kasi talaga nitong figure na to. And actually, ito nga, this is a pinball exclusive na figure. Binili ko talaga yung whole set ng box na yon. Para lang dito sa Shredder na to. Dahil nung nakakita nga din ako nung review, sobrang ganda. At nung na-review na rin natin dito, check nyo na lang yung video natin ngayon. Talagang hindi ako nagsisi na binili ko yung buong box. Plan ko pa naman sana dito is kumpletuhin yung mga cartoons natin ng Ninja Turtles. O, isa yan talaga sa mga inaabangan ko nun na cartoons. May kukuha na rin sa kanya, kaya magkapaalam na rin sa atin si Shredder. Thank you.
Okay guys, so ngayon, ito naman ang isa sa pinakamalungkot din na part sa pag-release ko ng mga figures ko. Kasi two of my childhood heroes, specifically He-Man and Lion-O, sold na rin sila. Guys, ganun talaga. Kaya eto, ayusin na rin natin. Ito talagang one of the best na nagkaroon ako. May mga kanya-kanyang story to eh. Nagkaroon talaga ako ng Lion-O, no? And actually, si Lion-O lang ang pinaka nagkaroon ako sa buong characters ng Thundercats. Wala nang iba siya lang. Kaya hindi ko makakalimutan yun yung laruan ko nung Lion-O before. And ito nga si He-Man, may naalala kong memory sa kanya na alam kong nakahawak ako talaga ng vintage na He-Man figure before nung bata pa ako. Pero hindi ko talaga matandaan kung sa akin ba yun or pinahiram lang. Kaya nga ito, nung nagkaroon na ako ng sarili ko, talagang super special din ito sa akin. Super saya ko na magkasama silang dalawa sa display ko. Pero yun nga lang, magkasama rin silang mawawala sa display ko. Ayun, yan na silang dalawa. Paalam Lion-O and paalam He-Man. Till we meet again.